Ay, sorry. Ano nakatakaw to? Hindi, mas mahina. Mas hindi siya maingay. Hindi ka tulad nung pag, ano, kanina nung dream. Ang Andre, ingay. Gusto mong bilhin, di ba? Yes. Pero ngayon lang may ano tayo. Garahe. Okay, so ito po yung kanina, ano? Nalala niyo to? Yes. Ipangatuyo yun. Thank you rin po nito, no? 24 hours. Pero yung set po para tanggalin nyo, at least mga 6 hours pwede nyo. Ngayon po, hindi na po malatanggal. Kahit basa pa siya. Medyo matigas na po talaga siya, no? So kahit pilitin nyo po ganyan, hindi siya matanggal. Buksan. Lalo na kung tuyong-tuyo na yan, kahit paano gawin, hindi talaga siya mahalo. Bunti lang yung lunon, ha? Hindi ko na yung spread. Pero pag nilagyan ng ano sa gitna, atas pinakbok, maka-open na. Hindi pa rin. Sa iba na po sa mga BBAP. Kumbaga, akala nyo gusto pinagtikita natin. Hindi, yung weakest part of the wood na yung mag-ano. Kaya yung iba, matatransfer yung ibang part ng kawit sa kabila. Sa kabila, oo. So, sobrang dikit talaga niya. Sobrang dikit. Mamaya, try natin po po yung numatid nyo, no? Para makita nyo kung saan siya magbibiyak. Kasi, yan naman po, mabibiyak siya, pero hindi na nga po dun sa part na dinikitan natin, dun na sa mahinang part ng kahoy. So, yung iba kasi, hindi alam na gano'n, no? Kaya nga, minsan, mas maganda tumingin ng furniture na walang pako. Kasi alam nila na ginawa ng detail kung paano niya makakukontak yung face-to-face, edge-to-edge. Yun po yun, wood-to-wood, right? So, meron po tayong tool dito, tawag dito, miter saw, okay? So, pag sinabi pong miter, naalala nyo, pwede siya pang cross-cut. So, ito pong machine na ito, pang cross-cut lang. Hindi siya pwede pang rip-cut, okay? So, sir, paano pag malapad naman yung kahoy, tapos pwede naman siguro ganyan? Yes, pwede. Kaso nga lang po, minsan, mahirap po siyang gamitin dahil sinusundan ng blade natin yung curve ng kahoy, ng grain pattern niya. So, ang problema po dyan, for example, meron kayo sa kalsada nyo, di ba? Bagong scrape yung kalsada, tapos nakabike ka. Pag na-shoot yung gulong mo dun sa groove ng scrape ng palsada, sigurado kong susundan niyo yung curve na yun. No? So, nangyayari po, ganito rin dito. Pagka sinundan po ng blade, yung curvature na yan, pwede pong mabali yung mga ipin yan, tapos lumipad sa inyo. Yung po yung naalala namin dyan. Lalo na hindi pa sanay, no? Kasi iba, dinidiretso lang. Kami po kasi unti-unti kung sakaling gagamitin namin yan pang rip cut. Okay? So, ito, advice ko, pang against the grain or cross cut lang. Okay? So, kaya din po ito tinawag na miter. Pwede po kasi siyang i-miter. Okay? So, may mga common stuff po. For example, ito, pag tinap ko pa dyan, maglalak nyo sa 45 degree. Hindi na po kami gumagamit na protractor. Then, syempre, ito po, may mga common stuff. Yung may mga tuldok. Pwede rin po yan i-override niyo yung mga lock niyan. Pwede dun sa mga certain numbers na gusto niyo. Okay, so, for example, gusto ko number 5. 5 degree, o yun, magiging ko dun number 5. Saset din yan dun sa kapila, pwede na yung baliktaran. Okay? So, yung advantage po nyan, loosen nyo lang yan, press nyo to, malilipat nyo yung angle nyan. Okay? So, pwede siyang override, tapos yun, ilock. Basta lagi nyo po ilalock, hindi pa pwede hindi nyo siya ilalock kasi may chance pong bumalaw minsan yan eh. Okay, so ito po, pang lock lang yan. Okay? So, meron din tayo yung ating saw itself, no? So, makikita nyo, may blade yan. Ito po, kargado na 70 tooth count, yung free na blade. Automatic, pwede po kayo mag-cut ng aluminum. Pwede nyo po yung upgrade yan hanggang 120. Yung po yung mas advice po. Okay? So, ito po, may laser din siya. Mapansin nyo, may laser yan. So, yun po, laser, pero hindi siya accurate. Yan, so, bakit hindi accurate, sir? Ito po, ballpark lang kung saan babagsak yung blade natin. Hindi pwede mag-relay kayo kung nasan yung laser, doon kayo magpuputol. Okay? Tatandaan nyo po, yung blade natin, doon po kayo mag-relay kung nasan yung line nyo. For example, ito kanina, nilagyan ko ng line. Kailangan po, kunyari, ang waste part ko, itong kapila, dapat hindi ko maputol yung line ko. Di ba? Doon ako sa pag-waste, di ba? Ganun lang siya. Hindi po yung laser yung nahanapin po kasi ito pong laser, yes, nakakalibrate po yan, pwedeng sakto doon. Kasi tandaan nyo, ang light po, pag lumalayo yung ray, lalong lumalapad. So pag makapal na po yung kahoy, iba na naman yung adjustment, pag iba na naman yung kahoy nyo.
So kailangan niyo laging kina-calibrate. So sayang oras doon. Okay? So make sure na lang po na huwag niyo muna i-turn on yung machine kasi tapat silang po doon sa light na ginawa niyo after the light. Okay? So yung next naman natin, ito po, natitilt left and right. Yun lang, kailangan po i-follow yung instruction ng manual. Kasi po, may mga design nito na kailangan tanggalin nyo muna yung auxiliary fence. Okay? So yung auxiliary fence, ito po yun. Tanggalin nyo lang. May lock po yun sa likod din sa tanggal. Okay? So pwede nyo po ikamit. Magamit nyo isa. Okay? Yun lang, kailangan po tanggalin pag ititilt. Kasi pwede po mangyari ganito. Okay, so hindi po ito design, okay? Meron po dyan, hindi umamin. Nakatilt siguro, tapos hindi nyo na ibalik sa 90 degree. Tapos, tinira pa, nahiya pa, nung nagtira pa. So maganda po itong pakita sa inyo, dahil loaded tayo ng 70 tooth count, kaya niyang tabasin yung aluminum. So ito po, made out of aluminum kasi may label siya na AL, okay? So sabihin po, maganda niyan, hindi niya nabubungi yung talim, pero matatabas niya ito, no? Kasi po pag ito yung lumipad, sigurado po tatalsik yan ng malayo, no? So ito kasi malalaglag lang po sa dyan yan. Okay? Kasi po yung mas maganda itong aluminum. Kaya po yung mga tools natin halos aluminum lahat eh. Iba kasi hindi alam na ano, no? Na yung mga tools dapat aluminum para po akala nila dahil sa kalawang lang. Hindi po dahil dun, no? For safety din po yan. Kailangan na yan. Kaya tabasin ng material. Okay? So next natin, ito po na slide. Okay? So bakit naman forward siya? Kasi po ito increase yung cross-cut capacity niya. Okay? Kasi yung iba, hanggang dito lang yung kaya i-cut. Yung mas maliit. Di ba tinanong nyo kanina sir kung mas maganda? So ito, kaya po mag-reach ng 15 inches yung wide ng cross-cut niya. Okay? So mostly naman kasi ganun yung ginagawa. And syempre, ito na po yung pinakamalapad. Kahit anong miter, so ito na po. Puro 15 lang. Okay? So, tatandaan niyo po, ito rin may tinatawag na bevel function. Okay? Ano po yung bevel? Yung kanina nga, pwede niyo slide pag ganun. Ngayon, natatanggalin niyo yun. Lusin niyo lang po yung dito. Iba-ibang brand, iba yung diskarte. Paano matitirin niyo? For example, ito, lusin. Ito, press ka dito. May sige po siya ang bevel. Okay? And, meron pa po siya isang function pa. Yung tinatawag natin trenching function. Okay? Ano ba yung trenching function, sir? So, for example, ito po yung ating kahoy. At subukan kong putulin ito dito. Ito pong cut na gagawin ko, 90 degree cut. Okay? So ito po, 90 degree cut, no? Kasi 90 degrees. Eh sir, ano naman yung halfway? Ibig sabihin yung kalahati yung ika-cut. So for example, meron akong kahoy na isushoot ko dyan. So hanap na yung iba. Ah, ito na lang. Pwede na ito. Okay, so ito po, pag in-engage ko yun dito, tapos nun, binaba ko siya, meron po siyang setting na pwede ko i-adjust yung lalim ng cut niya. O, yun. Na-adjust siya. Para halfway lang yung cut. Ayan, pwede ko laliman, depende. Para consistent, di ba? Okay, so itatry ko po i-shoot ito dito. So ganito po yun, no? Paano yung kapat? Halfway mo. So, pwede naman i-halfway ko pa na ano. Tandaan niyo po, mas maganda metro rin niyo ha. Kasi ako kasi, paalam ko na po yung kapal ng blade ko, kaya alam ko kung ilan.